Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton City Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kapanalig, ang Pilipinas po ay isang bansang agrikultural na lubos na umaasa sa pagsasaka para sa kabuhayan ng maraming mamamayan. Majority ng ating mga kababayan ay nasa probinsya. 75%. Ang irigasyon o ang sistematikong pamamahagi ng tubig sa mga taniman ay isang napakalaking aspeto ng agrikultura na may malaking epekto sa produksyon ng mga pananim, sekuridad ng pagkain, at pangkalahatang pag-unlad ng bansa ayon sa katarungan panglipunan. Ang irigasyon ay nagbibigay ng kinakailangang tubig sa mga pananim, lalo na sa mga panahon ng tag-init o tagtuyot. Sa pamamagitan ng sapat na patubig, mas mataas ang ani at mas sigurado ang produksyon. Ito ay mahalaga lalo na sa mga palayan na siyang pangunahing pinagkukunan ng bigas ng bansa. Dahil din sa irigasyon, ang mga magsasaka ay hindi lamang umaasa sa ulan para sa kanilang taniman. Maaari silang magtanim at mag-ani ng higit sa isang beses sa isang taon na nagre-resulta ng mas maraming produksyon at kita syempre para sa mga magsasaka. Kapag maraming produksyon, tumataas ang income level ng mga magsasaka. Ngayon nga nasa 8 to 10,000 daw isang buwan ang kita lang ng magsasaka. Paano mabubuhay ang kanyang pamilya? Ang mas mataas sa produksyon kapanalig ng agrikultura ay malaki ang ambag sa paglago ng ekonomiya ng ating bayan. Ang irigasyon ay nagpapataas ng produktibidad ng lupa at nagiging daan upang mas maraming produkto ang maibenta sa lokal at pandaigdigang merkado. Kapag sapat ang irigasyon, nagiging mas matatag ang supply ng pagkain sa bansa. Ito'y mahalaga upang masigurong may sapat na bigas at iba pang pangunahing pagkain na marusog para sa ating populasyon, lalo na sa panahon ng kalamidad, panahon ng krisis. Sa ngayon nga, kapanalig, tayo na ang number one rice importer sa buong mundo. Paano nangyari yan? Tayo dapat ang rice exporter, di po ba? Kailangan na nating maisaayos ang irigasyon sa ating bayan, lalo ngayon na mas tumitingkad na ang epekto ng climate change. Ang mga malalakas sa bagyo ay lubos na pumipinsala sa maraming irigasyon na mga pasilidad sa ating bayan. Noong nagdaang bagyong Aghon, nga lamang nitong Mayo, umabot agad sa 200.3 million pesos ang mga na-damage na pinsala na irrigation facilities sa Calabar Zone lamang. Ang irigasyon, kapanalig, ay isang napakahalagang aspeto ng agrikultura sa Pilipinas na may malaking epekto sa produksyon ng pagkain, ekonomiya, sekuridad sa pagkain. Kailangan ng pondo at suporta mula sa pamahalaan at pribadong sektor. Maraming irrigation projects ang hindi natutukoy at natutuloy at natatapos dahil nga sa limitadong budget. Ang hindi epektibong pamamahala at mga isyu sa korupsyon ay nagiging hadlang din sa pagkapatupad ng mga programa at proyekto para sa irigasyon. Maraming proyekto ang naudlot at hindi nagiging matagumpay dahil nga sa mga anomalya sa proseso. Mainam at mas maraming plano ngayon, gaya ng paggamit ng solar power upang maisaayos ang irigasyon sa bansa. Kapag naisaayos natin ito, kapanalig, maraming mga magsasaka ang makikinabang at matitiyak natin ang maayos sa supply ng pagkain. Tugon din ito sa hamon ng Catholic Social Teaching Mater et Magistra. Increase in production and productive efficiency is of course sound policy and indeed a vital necessity. Everything must be done to ensure that social progress keep space with economic progress. Kapanalig sa bayan, ang pag-unlad sa ekonomiya ay dapat magbunga ng kaunlaran ng lahat. Sapagkat alam po natin sa buhay espiritual, ang Diyos ng lahat ay para sa lahat.
Sumayin niyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ang Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C. T. Pascual. Veritas Editorial.